sino ang makahihigil mayroon ka bang napapatid pupunta na hindi niya ipinagkain nalawag sa mundo nagnusat malas ng libong sakit oh 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 magandang araw po mga kapatid sa inyong lahat at magandang hapon naman dito sa Toronto at magandang umaga naman dyan sa Pilipinas. Araw po dito ng Webes at maagang pumasok ang ating mga kapatid na tagapangaral, mga ministro natin. Pumasok ka agad. Papatugtog pa lang tayo ng musika ay pumasok na. We welcome natin si Brother Ricky Omega ng Liliw Laguna. At saka si Brother Jerry Palia, ating chaplain na pastor. Salamat mga kapatid at kayo pumasok na maaga. So kayo ang kauna-unahang ating audience sa ating live stream. Mga kapatid, mananalangin muna tayo bago tayo magsimula at hingi tayo ng patnubay sa Panginoon. Maraming banal, maraming salamat po at muli mo po kaming
pinagbuklod na mga magkakapatid, mga magkakaibigan sa iyo. Salamat po at narito kami upang mag-aralan, makinig ng iyong salita at tungkol sa iyong lingkod na si Pablo na sumulat sa iglesia sa Epeso. Panginoon, patnubayan na po kami sa aming pag-aaral na ito at nawa makapulot kami ng mga ilang aral at mga ilang kaalaman upang magamit namin sa pagtuturo at pangangaral ng iyong salita. Salamat po, ang papuri sa iyo, ang pagsamba sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Ito po namin sa masamang dalangin. Amen. Okay, mga kapatid, day 45 na tayo. At ito na yung katapusan ng ating pag-aaralan sa aklat ng Epeso, chapter 6. Ito na po yung huling series natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. So bukas, lolobi ng Diyos, ay atin ang pag-aaralan ang aklat sa mga taga-Pilipos. Philippians na tayo bukas. So ngayon ay chapter 6. So buksan ninyo ang inyong mga Biblia, talatang 1 hanggang 24. Okay mga kapatid, so welcome po kayong lahat sa ating pag-aaral ngayon. So papasok na tayo sa unang bahagi. So ito po yung aral sa mga magulang at mga anak. So ito ay isang bagay na paalala sa atin na maraming mga tao nagsasabi na dapat pa rin nating sundin ang 10 kautusan. So doon sa mga taong gustong sumunod sa 10 kautusan ay malaya sila. Ay kung gusto nila yon, walang problema doon. Pero dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, dito niya lahat tinatalakay yung 10 kautusan sa lumang tipan. So, tayo mga Kristiyano na hintil ay hindi inuobliga ng lumang tipan na sumunod tayo sa batas ng mga Hudyo kasi yung kautusan ay binigay sa mga Hudyo lamang. Hindi kasama ang mga hintil diyan. Ngayon, dahil tayo ay pinagkalooban ng biyaya ng Panginoon at naligtas tayo sa magitan ng ating pananampalataya, hindi natin binawalang halaga ang lumang tipan. Yan ay tipan na binigay ng Diyos kay Abraham, kay Moses, sa bansang Israel, at yan ay ating ino-honor at kinikilala natin yan. No? Yan ay tunay na salita ng Diyos ng Ama sa lumang tipan. At hindi natin yan inihiwalay sa ating mga Biblia. Sa Bibliang Kristiyano, no, luma at bagong tipan, sinasama natin 'yan. Ang lumang tipan ay naghatid sa atin kay Kristo. At 'yan ang ating pagrespeto sa lumang tipan. Ngunit tayo ay nauukol na kay Kristo at maging ang mga apostol, sila Pablo, sila Santiago, sila Juan, ay dumidepende noon sa lumang tipan sapagkat sila ay sakop pa rin ng lumang tipan nung panahong iyon. Gumagamit sila ng mga kasulatan kasi wala pang New Testament nung panahon ni Apostle Paul. Si Pablo, si Pedro, si Juan, si Santiago at saka si Judas ang gagawa ng bagong tipan. So sa pamamagitan ng kanilang mga sulat ay papasok ang bagong tipan. Sila ang gagawa ng bagong tipan eh, no? Sila Dr. Luke, 'yan yung gumawa ng siya ang miyakda ng aklat ng mga gawa. So ngayon, binabasa na natin ang kanilang mga sulat na ating tinatawag na bagong tipan. Kaya si Pablo ay nagko-quote ng mga scriptures sa lumang tipan sapagkat sinusunod talaga nila ang lumang tipan sapagkat sila ay mga Hudyo. Bagamat sila ay mga Hudyo na sumusunod sa kautusan, ay nung makilala ni Pablo ang ating Panginoong Hesukristo, ay naintindihan niya na talagang walang maliligtas talaga ng mga Hudyo sa pagsunod sa kautusan. Sa pamamagitan ng mga gawa ay hindi nasumpungan ang mga Hudyo na maging matuwid sa pagsunod sa kautusan. Kaya binigay ng Panginoon ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos at tatanggapin ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya, no? At ipagkakaloob ng Diyos ang kaloob ng Banal na Espiritu Santo. Kaya ngayon, titignan natin dito yung aral sa mga magulang at mga anak. Ito na yung papasok ngayon, yung isa sa mga kasampung kautusan nito eh, tungkol sa paggalang ng anak sa kanyang mga magulang at ang pangangalaga ng mga magulang sa kanyang mga anak. So, tingnan natin yung unang talata ng Epeso. Mga anak, sabi ni Pablo, sundin ninyo ang inyong mga magulang. So kinakausap ni Pablo sa sulat na ito yung mga anak, no? Anumang edad, basta anak ng kanyang mga magulang.
ito pa rin ay nasa poder pa rin ng kanyang mga magulang. So sabi ni Pablo sa kanila, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. So titingnan natin yung background nito, ay galing ito sa aklat ng Exodus, kabanatang 20, talatang 12. So yan, yung aklat ng Exodus, diyan natin makikita yung mga kautusan, yung 10 kautusan na siyang kinauwian ng 613 na laws ng Israel. At yan ang binubuo ng kautusan ng bansang Israel sa pamamagitan ni Moses. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung 10 ay ginawa niyang 2. Okay? Yung unang kautusan hanggang sa 3 ay tumutukoy sa ating pag-respect sa Diyos, you know? Pagsamba sa kanya, pag-ibig sa Diyos. Yung unang kautusan hanggang 3. Tapos yung pang-4 naman hanggang sa 10 ay tumutukoy sa ating kapwa. So, ginawa na ng Panginoon na pinadali niya ang pagsunod sa 10 utos. Kapag ka ang mga tao ay sumunod sa 2 utos na inuutos ng Panginoon sa mga alagad niya at sa mga darating pang mga henerasyon sa panahon natin ngayon, ay hindi na tayo mahihirapan at sundin ang kalooban ng Diyos, lalo't ng Ama, sapagkat ang pag-ibig natin sa Diyos na sa pinakamahalaga sa lahat, no, ay malulugod ang Diyos kapag ka inibig natin siya, at ganoon din ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Dito, titignan natin yung panglima ito eh, kung di ako nagkakamali, no? Panglima itong natatangi ito na nag-iisa doon sa 10 kautusan, nakakaiba doon sa 9. Sapagkat yung ika-6 hanggang sa 10 ay tumutukoy sa ibang tao. Yung una hanggang 3 ay tumutukoy sa Diyos, no? At yung ika-4 ay tumutukoy sa relasyon ng tao sa Diyos. Yung panglima ay tumutukoy naman sa mga anak at saka sa kanyang mga magulang. So yan ang pagkakaiba ng 10 kautusan. Sabi dito ni sabi ni Pablo, itong talatang 1, ito ay nagpapakita na meron tatlong mga magkakapartners, no? Influencing a person. Merong mga tao na magkaka-impluwensya sa isang tao. Okay? Kapag ang isang tao na naniniwala at nananampalataya sa Diyos at tigit ang kanyang pamilya ay Christian household kung tawagin, ang una ay ang Diyos. Ikalawa ay ang kanyang ina at ang ikatlo ay ang kanyang ama. Okay? So hanggat hindi pa nag-aasawa ang anak ay nasa pangangalaga pa rin ng kanyang magulang. Kapag nag-asawa na ang kanyang mga anak, bubukod na sila at gagawa na sila ng kanilang sariling pamilya. At yung mga anak naman ay magiging 3 rin ang kanilang tatlong partners uli sila. Yung anak na nag-asawa dun sa asawa niya at saka ang Diyos, 3 sila. Okay? So yan ang pinakamahalaga dyan. When people honor their parents, ang mga tao, ang tinutukoy ni Pablo dito, they also honor God. So yan ang napakaganda, no? Kapag inonor natin yung ating mga magulang, kinilala natin sila, nirespeto natin sila, iginalang natin sila, ay ginagalang natin ang Diyos. Kasi nasa 10 utos yan eh, ng mga Hudyo. Yung 5, di ba? So, kapag nirespect mo ang yung mga magulang, ginalang mo sila, minahal mo sila, ano? Yaan na iyong foundational to Judaism. Yan ang pinaka-foundation truth o doctrine ng Judaism, yung pananampalatayang Hudyo. Kapag ka hindi mo ginalang ang iyong mga magulang bilang mga anak, ay hindi mo iginagalang ang Diyos. Yan ang unang paniniwala ng mga Hudyo sa panahon ni Apostol Pablo, maging noong panahon ni Moses. Talagang napakahalaga ang pagsunod at pagrespeto sa kanilang mga magulang. Okay? So mga anak, sabi dito ni Pablo, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Itong sulat na ito ay kung merong mga anak na wala pang asawa, ano? Ay ito'y para sa inyo. Kasi makakatulong itong mga salitang ito upang manatili kayong malinis, magalang, at pagkabumuo na kayo ng sarili niyong pamilya, ay gaganda ang inyong relasyon sa Diyos at ganun din sa iyong magiging asawa, at magkakaroon kayo ng mga anak, lalaki ang inyong mga anak na may takot sa Diyos, sapagkat yung foundation ay nasa sa inyo, no? Yung pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa Diyos, yun ang foundation ng ating buhay. Karaniwan ang mga anak ng mga mananampalataya ay kinakailangang manatili sa ilalim ng patnubay ng kanilang magulang hanggang sa sila'y magkaroon ng sariling pamilya.
So yung mga anak na maliliit ay kinakailangang turuang sumunod at igalang ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng paghubog sa kanila sa pagsasanay at pagtuturo ng Panginoon. Maliit pa lang dapat turuan na ang mga anak, no? Tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos. Para pag lumaki na sila, ay bahala na silang magdesisyon para sa kanila sapagkat naituro na natin sa kanila ang tungkol sa aral ng Diyos, tungkol sa aral ng Panginoong Jesucristo, at bahala na sila na magdesisyon sa kanilang sarili. Kasi hindi natin pwedeng pakilaman ang desisyon ng ating mga anak. Kasi naituro na natin sa kanila ang fundasyon ng pananampalataya. Kaya nasa sa kanila na ang pagsunod. Okay? Hindi natin sila pinipilit. Basta mahalaga, nalaman nila yung foundation ng katotohanan na dapat nating irespeto sa Diyos. Ano? Ang mga nakakatakdang mga anak naman, kahit na may asawa na, no? Ay dapat pa rin magpakita ng paggalang sa payo ng kanilang mga magulang sa talatang dalawa. No? At sila'y igalang sa kanilang katandaan sa pamamagitan ng pag-aaruga at pagtulong na pinansyal kung kinakailangan. Ito naman yung mga anak na may mga pamilya na. Ano? Hindi ba ibig sabihin na kapag ikay nagkaroon ng pamilya mo sarili, hindi mo na aasikasuhin ang mga magulang mo? Kasi ang talagang priority talaga natin na bilang may asawa ay yung ating asawa at yung ating pamilya. Ngunit kapag ang ating mga magulang naman ay nangangailangan ng tulong, ay hindi natin sila pwedeng kalimutan. No? Siyempre, magulang natin yan, hindi natin sila pwedeng pabayaan. So, nandun ngayon yung papasok yung pagtulong natin sa kanila kung kinakailangan nila yung tulong. Diba? Kasi alam nila na tayo pag nagkaroon ng pamilya ay talagang ang ating priority ay ang ating mga pamilya. Diba? Yan ang katotohanan dyan eh. Ang mga anak na gumagalang sa kanilang mga magulang ay pagpapalain ng Diyos dito sa lupa at maging sa walang hanggan. Kasi yan ang sinasabi sa Lumang Tipan eh. No? Sinabi ng Diyos yan sa bayang Israel. No? To honor our parents means much more than simply to obey them. You know, yung paggalang ay higit pa sa pagsunod sa kautusan. Nakuha niyo yung logic doon. Marami yan, 613 yan kung di ako nagkakamali. Pero kapag ginawa mo yung panglima na utos ng Panginoon na i-honor mo ang iyong parents mo, ay halos parang nagawa mo na yun eh, yung sinasabi, no? Sa ibang kautusan. It means to show them respect and love, to care for them as long as they need us, and to seek to bring honor to them by the way we live. And the child must learn early to obey father and mother not only because they are his parents, but also because God has commanded it to be so. You know? So disobedience to parents is rebellion against God. Meron akong ikukwento sa inyo, ha? Ito na, pumasok sa isip ko eh, ngayon. Siguro narinig nyo na itong kwentong ito. Ito parang ilustrasyon nito eh. Matagal ko na rin itong naalala eh, na ginagamit ko ito nung araw pa eh. Doon sa ilustrasyon, merong isang matanda ama na nakatira sa kanyang anak na merong pamilya, ano? At merong maliit na anak. Yung maliit na anak, palaging nakatingin sa kanyang magulang, yung anak nung ano. Meron, kasi yung ama noong ano, isang pamilya ay pinatira niya yung kanyang ama na matanda na doon sa bahay nila. Kasi nga, nag-iisa na lang sa buhay, di ba? At yung anak, yung kanyang ama, ay pag kumakain sila, ay hindi kasama doon sa table. Yung ama may sariling table. Ayan, di ba? Ngayon, ganito ang ginawa. Bago dumating yung problema, kasi kapag matanda na talaga, maraming problema dyan. Minsan ang kamay nanginginig, di ba? Ayan. Bago pa mangyari yung mga panahong yun, kasi dati kasi, nung sila'y magkakasama pa sa table, kasi bilang pamilya, maganda yung magsama-sama kayo sa isang table eh, na kumakain. Minsan, kapag may matanda kayong kasama, eto, matagal na panahon na ako nagtatrabaho sa mga matatanda, kaya nakikita ko yan. Talaga kinakailangan talaga nilang tulong para pakainin sila. Kasi nga, minsan yung kamay nila nanginginig na. Tsaka hindi na nila makontrol yung kanilang ginagawa kasi may edad na eh. No? Lalo pag mayroong tatawag na Parkinson disease. Talagang wala na talaga. Hindi na talaga kayang kumain mag-isa, kailangan tutulungan mo. Yung ama, nung dati nila kasama sa table, yung ama, minsan pag kumakain, siyempre gusto nung ama na matanda na maging independent para hindi na alalahanin nung anak, di ba? Ngayon, kapag yung matanda, minsan na nabibitawan yung kutsara,
bumabagsak sa plato. E din lumilik ka ng ingay. Tapos yung mga anak, parang naiinis doon sa kanyang ama. Tapos ang daming kalat. Kasi siyempre, gagamit ka ng kutsara at tinidor para pagkain, di ba? Tapos makalat. Tapos yung pagkain ng matanda, tumutulo sa damit. Kaya kami kasi pag nagpapakain kami ng matatanda, nilalagyan namin ng ano, ng clothes protector. Para kung tumuloy pagkain, hindi mapupunta sa damit. No? Tawag namin dun, clothes protector eh. Tapos yung matanda, siyempre pag kumain, makalat. Siyempre, natulo yung pagkain, lalo sa baho, dito sa damit. Nainis yung anak. Sabi nung anak sa tatay niya, mula ngayon, sabi niya, tatay, sabi niya, doon na kita pauupin sa sarili mong ano, table, doon sa tabi ng table natin, doon ka nakakain. Eh, siyempre, walang magawa yung ama, kundi sumunod sa sinabi ng anak. Tapos, yung anak, hindi niya pinagamit yung plato. Kasi nga, lumili ka ng ingay. Ang ginawa ng anak, gumawa siya ng, ano, ng paalam niyo yung ano ng nyog. Yung nyog, di ba? Pagka biniyak niyo na yung nyog, at yung pinakabao niya, yung ginagawa nating ano, pangluto, di ba? Maganda yun eh. So minsan ginagawang ano yan eh, ginagawang panandok, you know? Maraming use yung ano eh, yung bao ng ano ng nyog. So yung ginawa nung ano nung anak, ginawa niyang mangkok yung ano, yung bao ng ano ng nyog para kung mabagsak man sa simento, hindi mababasag. So doon nilalagay nung anak yung mga pagkain ng matanda. So ngayon, dumating ang araw, yung anak ay nakamasid kung anong ginagawa ng ama sa kanyang ama. At yung bata ay nakatingin. Dumating ang araw, ay namatay yung matanda. Kasi nga, tiyempre, darating ang araw na yon. Tapos bago siguro namatay yung ano yung matanda ay ano ay siguro wala na talaga pinagsikapan ng anak na gawin talaga yung magagawa niya para tulungan yung kanyang ama. Di nung namatay na yung ama, dumating ang mga panahon, yung anak habang lumalaki, natandaan yung ano yung bao na ginawa ng kanyang ama doon sa kanyang lolo. Habang gumagawa yung bata ng bao, no? Tinanong siya nung kanyang ama, sabi nung ama doon sa anak, "Anak, anong ginagawa mo?" Sabi niya, "Gumagawa po ako ng lalagyan ng pagkain ni Lolo." Sabi niya, "Eh bakit naman?" sabi nung anak. "Para po pag matanda na po kayo, diyan po kayo kakain." Sabi nung anak doon sa kanyang tatay. Napaluha yung ano, yung anak doon sa narinig niya. Habang lumalaki yung bata, naiintindihan niya kung ano nangyayari sa bahay. Kaya ano, kaya doon sa istorya, nung makita nung ama yung ginagawa ng anak, bago na matay yung kanyang ama, ha, yung matanda, ginawa nung bata yun, no? Ginawa nung bata. Tapos yung anak, napaluha nung sinabi nung anak niya, na paglaki niya, gagamitin niya yun sa kanyang tatay katulad nung ginagawa nung tatay niya doon sa tatay niya, sa lolo niya. Ganun din ang paggagawa niya. Kasi yun ang nakikita sa ama eh. So, ang ginawa nung ama, nung anak, sabi niya, "Anak, alam mo, mali ang ginawa ng papa," sabi niya. Kasi ang papa kasi, masyadong ano, mahigpit. Ano? Sabi niya, pinaliwanag niya doon sa anak niya. Sabi niya, "Huwag ka mag-alala anak. Magbabago na si papa," sabi niya. "Hindi na natin gagawin kay lolo yan," sabi niya ganoon. So mga dumating ang kinabukasan, bago na matay yung matanda, ibinalik uli yung matanda doon sa kanilang ano, sa kanilang table. Tapos kahit na nangyari na naman uli yung nagbabagsakan yung mga tinidor, tsaka ano, tsaka yung mga green, yung mga peas, tsaka yung mga maliliit na mga vegetable na bilog, nagkakalat sa ano, sa table. Tapos minsan nasasagi yung tubig, siyempre na natatapon, di ba? So ngayon, sabi nung anak, wag na niyo pong intindihin, tatay, sabi doon sa ano, sa amang matanda, na wag na po kasi talagang ganoon eh. Hindi na niyo kaya kumilos. So ngayon, ginawa nung anak, sige na. Wag na po ninyong intindihin, lilinisin na natin mamaya. So yung ama,
ay naging masaya siya. Parang hindi na siya itinuring na iba ng kanyang anak. So yung bata, nakamasid, nakatingin sa kanyang ama, ay nagulat yung bata. Sabi niya, pwede palang mangyari yung ganun, sabi ng bata. Kaya habang lumalaki yung bata, ay naituwid yung bata doon sa nakita niya. Kaya maraming aral eh na ano, kasi minsan tayo mga tao kasi kapag hindi tayo, kasi ano yan eh, pagtanaw ng utang na loob yan sa mga magulang natin eh. Kasi nung maliit tayo, ganun ang ginagawa ng ating mga magulang, inaalalayan tayo. Minsan mga sanggol, mga bata talaga makalat yan eh. Minsan talagang tinatapon talaga yung pagkain eh. O, kaya kasi yung matatanda, ganun din yan, bumabalik sa pagkabata yan. Diba? Kaya yung mga anak natin, narating ang araw, sila naman ang magiging ano katulad natin, tapos yung ating mga magulang ay magiging matanda naman. Kung sila nakatira sa atin, eh baka ganun din ang gagawin natin, no? Huwag nating tignan yung mga kalat, kasi kalat pwedeng linisin eh. Pero hangga't buhay yung tao, eh gawa mo na ng kabutihan habang buhay pa yun. Kaya maraming mga tao, it's too late na, nagawa ng kabutihan yung patay na. Kasi hindi na ma-appreciate ng patay yung lahat ng gagawin mo sa kanya. Bibigyan mo ng gifts, papakita mo yung ano, wala na, too late na, patay na yung tao eh. Kaya hanggat buhay pa yung tao, eh gawan mo na ng kabutihan. Ipakita mo na sa kanya na mahal mo yung tao. Ipakita mo doon sa tao na nagkikir ka sa kanya. Ganun. Huwag nyo nang hintayin pangmamatay bago nyo gawin yung kabutihan para sa tao. Kahit na masakit sa kalooban, na naiinis ka, huwag mo nang pairalin yung naiinis ka, yung nagagalit ka. Natural yun eh. Matanda na yun eh. Kasi darating din tayo ang araw, magiging katulad din tayo ng mga magulang natin. Yan ang katotohanan. Yan ang nakita ko sa trabaho ko. Namumulat ako sa mga nakikita ko. Kasi kung ano nakikita mo, ganyan ang mangyayari sa iyo pagtanda mo. Kaya ngayon pa lang, gumawa kayo ng kabutihan sa kanila. Kahit na hindi mo sila kakilala, kahit na hindi mo sila kamag-anak, gawan mo sila ng kabutihan. Kasi naniniwala ako pagdating ng araw, kung anong ginawa mo sa matatanda sa mga sa iyong kapwa, ganun din ang gagawin sa iyo. Naniniwala ako sa kasabihan na yan. Kaya nga minsan, binibiro ako nung ano eh. Kasi nagkaroon kami ng presentation nung umatin kami ng seminar para maging coach. Kasi isa ako sa mga coach sa aming ano eh, sa home namin, mga trainer eh. Okay? Ngayon gumawa kami ng istorya, parang kwento, at ako ang nakuha nilang parang aktor doon sa aming grupo. Ngayon nagkunwari ako na isang matanda na pasyente na nakaupo sa wheelchair. Tapos yung aming kagrupo, ay gumagawa na lang kami ng, sabi namin, gumawa na kayo ng, bahala na kayo, gumawa na kayo ng gusto nyong sabihin. Hindi, kasi instant eh, no? Hindi yung, ano, kasi wala na kaming oras eh. Basta gumawa kayo. Mga professional naman kasi kayo, kaya alam na ninyo kung anong gagawin nyo. So, bahala na kayo, no? Kung ano lumabas sa bibig ninyo, basta tungkol dun sa topic na yon, kung paano mo alagaan yung matanda. Eh, ako yung matanda. Eh, ngayon, sabi noong kasamahan ko, Mr. Jones, kasi gumagawa lang kami ng pangalan eh. Ano po bang gusto niyong gawin ngayong araw na ito? Ayun, sumagot ako. Sabi ko, pwede po ba kayo magpadala ng isang napakagandang nurse na mag-aalaga sa akin? Nagtatawanan yung ano, yung umaattend, yung kasama naming mga umaattend. Tapos sabi ko, dapat maganda at saka sexy. Okay? Mag-aalaga sa akin. Nagtatawanan yung ano, yung nasa mga sa loob ng ano. Sabi niya, tanda-tanda niyo na ho, naghahanap pa kayo ng maganda. Eh si Haring David nga eh, matanda na eh, binigyan ng magandang batang ano eh, no? O nag-aalaga sa kanya, o, di ba? O bakit ako, hindi ba ako pwede? Eh nagtatawa nang talaga lahat, nawala yung katahimikan eh, no? So ibig sabihin, napapakita talaga na hanggat buhay yung tao, eh bigay mo na sa kanya, ipakita mo na sa kanya ang magagandang bagay bago siya mamatay. Kaya kapag yung tao ay namatay na, nagawa mo na sa kanya yung gusto niya at saka yung masaya siya na namatay. Diba? Ganyan yan. Yan ang aral yan eh. Kaya sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ang ina. So, sa talatang 2. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Diba? Sabi dito sa talatang 3, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Totoo yan. Sabi ng iba eh, ay gusto kong humaba ang buhay hanggang mag 100 years old pa ako. Pero yung tao naman, hindi marunong gumalang ng kanyang kapwa. Eh dun lang, wala na. Hindi ka na mabubuhay ng mahabang panahon. Kasi yan o, pangako ng Diyos yan eh. Kapag ginalang mo yung ama at ang ina, yan ang, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Bakit sinabi yung
unang utos na may kalakip na pangako. Eh, ang unang utos ay tungkol sa Diyos eh, di ba? Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung una, ikalawa, ikatlong sa sampung kautusan, ay sa Diyos lamang yun. Hindi tayo kasama dong tao. No? Hindi kasama yung mga alipin doon at saka yung mga iba pang mga kategorya. Yung panglima, ito yun eh, igalang ang iyong ama at ina eh. Ito yung unang utos na may kalakip na pangako, yung ikalima. Yan yun, sinasabi dito sa talatang 2 at saka talatang 3. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. O diba? Hindi na kailangan pa nating sundin yung 10 kautusan. Sinabi ni Pablo eh. No? Ang tawag dyan ay 10 commandments of respect. Ulitin ko. 10 commandments of respect. Law number 5, respect as children to our parents. Yan ang tawag dyan. Maraming hindi nakakaalam yan. Akala nila bastang 10 kautusan lang. Hindi. Okay? 1, 2, and 3 ay para sa Diyos. Yung ika-4, para sa atin. Yung pang-5, yung mga anak, para sa kanyang mga magulang. Yung ika-6 hanggang sa 10, para yan sa mga, yung kapwa na huwag kang gagawa ng, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, huwag kang magnanaka, huwag kang manunumpa ng, ano, ng masama sa iyong kapwa. O, di ba? Yan yun. O. Di ba? So, yan ang ano, yan ang tinatawag na respect to your neighbor. You know? Yan yung pinaka-6 hanggang sa 10 na. So, tignan natin yung talatang 4, mga magulang. Ito naman si Pablo, kinakausap yung mga magulang. Kasi doon sa mga unang talata hanggang sa 3, ay kinakausap ni Pablo yung mga anak. Okay? Sa 4 naman na talata, ay yung mga magulang ang kinakausap pa Pablo. Huwag ninyong ibuyo. Ayan ha. Huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Ayan, merong ibig sabihin si Pablo dito. O disiplina ng hindi nararapat. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Kung sa pamilya, minsan marami kayong magkakapatid. Pag maraming magkakapatid, maraming awayan dyan. Kasi minsan ang magulang, hindi sapat yung kanyang financial na tulong para sa mga anak. Nagkakaroon ng inggitan, tsaka ng discrimination, at tsaka ng prejudicism sa loob ng family. Merong paborito, merong hindi paborito. Tignan na lang ninyo yung pamilya ni Jacob, ni Israel, no? Yung 12 tribo, kasama yung si Dina, yung pang 13 niya. Kasi 13 talaga anak ni Jacob eh. Isang babae, si Dina, at saka 12 mga anak. Sino ang paborito doon ni Jacob? Si Joseph. Pinagawa pa niya ng ano, no? Yung robe na maraming mga kulay. Oh. Eh nung binigay ni Jacob kay Joseph yun, anong ginawa ng mga kapatid niya? Nainggit sa kanya, kinainasan siya. Oh. Hanggang sa umabot na yung sukdulan nung galit ng mga kapatid niya kay Joseph, ipinagbilis sa mga Midianites, papunta na sa Egypt. Kaya napunta si Joseph sa Egypt eh. Oh, di ba? Kung alam niyo yung kwento. Oh. Yun ang nangyayari sa family. Kasi nga si Jacob kasi minsan isa ring ano rin siya na hindi niya rin nakikita yung paborito. Kasi alam niyo kung bakit ginawa ni Jacob 'yun. Kasi hindi natin masisisi si Jacob sa ginawa niya kasi mahal niya yung ina ni Joseph. Si Rachel, yan ang pinakamahal niya. Yan ang tunay na minahal niya. Eh, dinaya siya ng biyanan niya, si Laban. O, ang binigay una, si Leah eh. O, yung panganay na kapatid. Dinaya si Jacob, kaya hindi niya kasalanan na ganun ang gawin niya. Kasi, ang tunay niyang mahal ay si Rachel. Yung nanay ni Joseph. No? Tsaka ni Benjamin. Yan ang tunay niyang mahal na asawa. O. Tapos, hanggang sa ibinigay sa kanila yung kanila, si Bilha, tsaka si Silpa. No? Yung kanilang mga maid servants. Para magkaanak. Kaya nabuo yung 12 anak eh. Dahil doon. Kaya si Leah naging sinasaasawa ni Jacob. O, di ba? Yan ang tinatawag na problema sa pamilya. Kapag marami mga anak, may problema yan. Kapag marami. So dito, sinasabi dito, father provoke their children and discourage them by saying one thing and doing another. Ito yung nangyari kay Jacob bago siya naging Israel. No? Eh, pinapakita niya sa kanyang mga anak yung favoritism. Kasi nga gawa na mahal niya si Joseph. Oh, sabi ng siguro ng mga kapatid niya kung si Joseph tumanggap ng jacket na maraming kulay, bakit kami wala? 'Di ba?
isa sa mga sasabihin ng mga kapatid ni Joseph yun. Bakit kami wala? Siya lang meron, di ba? Magtatanong eh. So by always blaming and never praising, kaya ako minsan sasabihin ng mga kapatid, palagi nyo na kaming sinesermonan. Bakit yung si Joseph eh? Palagi nyo na pinupuri yan. Palagi nyo pinagtatanggol. O, kami, palagi nyo sinesermonan. Hindi mo naman kami pinapahalagahan. Maghapon kami rito sa nagbabantay ng mga tupa. Mas pagagalitan kami. O, hindi kami pinapahalagahan. Kaya minsan nagre-rebelde ang mga anak eh. No? Kasi may inggitan sa loob, di ba? Patigit doon, iba-ibang kanilang mga ina. Hindi isang ina. Kaya yung mga anak ni Leia, si Reuben, you know, si Judah, si Simeon, at saka si Levi, ay galit kay ano, kay Joseph. Oh. Kasi nga, hindi tunay na kapatid sa ina. Ano? Kaya nagagalit sila. Di ba? Ganun eh. Hindi, tunay, hindi galing sa isang ina eh. Kaya yan ang napakahirap talaga na may problema talaga. Ano? Papagang ang isang ama ay hindi marunong lumingon sa kanyang mga anak. No? Magkakaroon ng problema dyan. Napaka-importante na ipakita sa mga anak, kahit maraming mga anak, ang tinatawag na walang pagtatangi, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. No? Ang Diyos talaga ay napakabait. Walang pagtatangi ang Diyos eh. So, ang mga Kristiyanong mga magulang ay nangangailangan ng talagang tunay na na pananampalataya sa Diyos upang magabayan niya ang kanyang pamilya. Kasi kapag ang isang ama ng tahanan ay walang relasyon sa Diyos, hindi magiging maganda ang kanyang pamamahala bilang magulang. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng gabay kung paano gagabayan ang mga anak. Diba? So ito yung katuroan para sa mga ano na. Ngayon, ito, natapos na tayo sa ano, sa mga magulang. Ano? Pagkatapos ng mga anak sa kanyang mga magulang, tapos yung mga magulang naman sa kanyang mga anak. Huwag ninyong ibubuyo, sabi ni Pablo sa mga magulang, sa ama at saka sa ina, huwag ninyong ibubuyo o itutulak yung mga anak ninyo para magrebelde sila. Kapag pinakitaan nyo sila ng prejudisim at saka pagtatangi, you know, ay magrebelde yan. You know? Aalis yan sa poder mo at gusto niya mabuhay kasi hindi mo siya pinahalagahan. Kaya nung kami maliliit, kapag kayong father ko tsaka mother ko ay pagpasukan na, tatlo kaming lalaki nung una pa sa San Juan eh. Halos magkakasunod ng edad namin, tatlo magkakapatid eh. Pag binili kami ng sapatos ng nanay ko tsaka tatay, pare-pareho kulay ng sapatos, you know? Yung Converse. Sa San Juan kami nag-aaral nung araw eh. So pare-pareho yung kulay eh, kulay dilaw. Kasi yun ang uso nung araw eh, high cut na Converse. So, pare-pareho kami. Kaya kapag kami pumasok sa school, pare-pareho ang kulay ng sapatos. Ganun. Kaya ibig sabihin, hindi ka magtatangi. Pare-pareho kayo ng kulay. No? Kaya masaya eh, pag ganun eh. Kasi lahat kayo, ang pakiramdam mo, walang special eh. Para pantay-pantay kayo. Kaya noong ako'y bata pa, yung dalawa kong kapatid na lalaki, kasi pangalawa ako eh. So, maganda yung relasyon namin magkakapatid. Wala kaming inggitan, no? Lumaki kami na maganda ang relasyon sa isa't isa. So ito namang ano, talatang lima, ito na itumutukoy naman sa mga ano, alipin at saka sa mga amo. Yung sa 10 kautusan, yung ika-6 na kautusan hanggang sa 10, ito na tumutukoy na yan. Dito na sa kategoryang ito. Diba? Kaya sasabihin nila ng mga tao, bakit daw ano, hindi sinusunod yung 10 kautusan. Eh kahit na hindi sundin ang kautusan, ay nandito na kasi nasabi na nga ni Pablo, yung 10 kautusan sa bagong tipan. Oh, ayan. Sa chapter 6 ng Ephesians, andyan na. Yung 10 kautusan ay nandito na. Sa chapter 6 ng Ephesians. Ano? Ito, sabi dito sa talatang 5, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. No? Yung inyong mga employer, yung inyong mga boss, nang may buong katapatan, takot at paggalang. Di ba? Kasi tayo naman, hindi naman tayo kinukonsider na alipin eh. Mga employers tayo eh. Ng mga manggagawa tayo. Tapos yung ating mga amo, yung mga boss natin, meron din silang mga boss eh. No? Meron din silang mga matataas na mga ano, na mga pinaglilingkuran din. Kaya kung anong inutos sa atin, ay galing yun sa itaas eh. O, diba? O, kung ano ang sinabi to. Dito sa Toronto, ang boss namin ay yung premier ng Ontario. Si Doug Ford.
kapag ano inutos ni Doug Ford, parang kasi yung premier equivalent sa Amerika na governor ng isang state. Pero sa amin kasi iba dito sa Canada eh. Ang tawag namin premier, no? Equivalent ng governor, no? Premier of Ontario yan eh, o government ng governor ng Ontario. Pag sinabi ng premier na ganito, o hindi patutupad na yan sa buong Ontario, sa buong probinsya ng Ontario. Kailangan i-execute yan kung ano yung in-order, kung ano yung ginusto. Di ba? O ngayon, pag hindi mo susundin yan, eh pwede kang, ano, pwede kang masubordinate. Ibig sabihin, meron ng kautusan, bakit hindi mo sinusunod? Kailangan sundin mo. Di ba? Para lumalaban ka sa system. Ganun. Kaya kailangan sundin ng may buong katapatan, takot at paggalang. Kasi inilagay sila ng Diyos sa ganung posisyon upang pangalagaan ang mga tao sa kanilang nasasakupan. Kung hindi ipatutupad yon, eh anong halaga ng isang tao na inilagay ng Diyos sa ganung posisyon para pangalagaan ang mga tao? Diba? O, katulad itong vaccine ngayon, ito ha. Itong aming gobyerno ng Canada ay nakabili na ng vaccine. Ito, nagsimula ng turukan ng vaccine yung mga, ano, eh, mga Torontonians eh, nung Lunes. Naturukan na. Ano? Yung mga manggagawa namin. Tapos yung mga kasamahan ko sa trabaho, kahapon naturukan na rin. Tapos yung mga ano, yung mga iba pa namin kasamahan ngayong araw na ito. Kanina kinausap ako ng boss ko. Sabi sa akin, ikaw Rico, kailan ka magpapabaksin? Hindi ka agad ako makasagot eh. Kasi gusto ko huli ako eh. Kasi gusto kong malaman kung mayroong side effect yung ano, yung vaccine. Kasi para ding flu shot yan eh. Walang pinag-iba sa flu shot. Ngayon, nakausap po yung mga ilang na injectionan, sabi nila, parang flu shot. Parang yung pagkatapos ng shot mo, ng vaccine, kinabukasan parang, ang pakiramdam katulad nung nasaksakan ka ng flu shot vaccine. Ganun. Walang pinagkaiba sa flu shot, yung vaccine, yung COVID-19 vaccine. Sabi ko, tapos, yung mga nakakausap po mga ibang pilyado, wala naman daw silang nararamdaman, sabi ko. Well, iba-iba pala yung pagtanggap ng immune system ng tao. Ngayon, sabi ko doon sa boss ko, sige, schedule mo na lang ako next week bago mag-New Year. Okay? Sa huli na ako, kasi sabi niya sa akin, hindi pwedeng i-delay natin kasi yung unang dineliver na vaccine ay good for this week, tsaka next week. Tapos may darating pa uling second shipment after New Year. Kasi kung i-after New Year pa kita, ay mayroon akong bakante para sa iyo, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, ilagay mo ako, sabi ko ganoon, bago mag Christmas. Kaya next week, tuturukan ako ng vaccine, ng COVID-19 vaccine. Kasi kailangan na kasi dahil nasa harapan ako eh. Nag-i-screen ako ng mga tao. Eh, ako dapat ang nauna. No? Kaya dalawang beses yan ha, natuturukan ng vaccine. After ng 21 days, tuturukan ka uli para maging successful o maging effective yung vaccine ng COVID-19. Dalawang beses. No? Eh wala namang bayad eh. Sagot naman ng gobyerno. Oh, bakit ka pa hindi magpapabaksin? Yung mga kasamahan ko ayaw nila. Sabi na never. I will not take the vaccine over my dead body. Sabi nila. Well, kanya-kanyang decision yan. Kung anong kabutihan, kung ano nasa sa isip mo, decision natin yan. Hindi naman mandatory you know, yun sa amin. Kung gusto mo, go ahead. Kagandahan nga eh. Kapag ikaw yung naimbitahan, papabakuna ka. O bibigyan ka pa ng employer namin ng 3 oras na may bayad. O kita ninyo yun. Parang may bonus na 3 oras na bayad sa trabaho mo. Para lang magpabakuna ka. O, saan ka makakakita ng ganoon? 3 oras na bayad sa iyo para lang magbakuna ka. Eh ang bait ng gobyerno pag ganoon. No? Sa iba, wala ganoon. Ilang empleyado kami sa City of Toronto? Siguro more than 3,000 employees. O i-time mismo yung $3 extra for one person. O, laking pera yan. Baka million of dollars yan sa 3 oras na para lang sa vaccine. Kita ninyo. Kaya, kung ano yung maganda, ay gawin natin. Kung ano yung nakakabuti sa atin, gawin natin. No? Yung pagsunod yan eh, sa ating mga employers. Kapag nilabanan natin sila, makakapekto sa atin yun. Hindi tayo magiging tapat sa ating trabaho. Kasi yung pagrespeto natin sa mga employers ay pagrespeto rin natin sa Diyos. Utos yan eh. Kaya kailangan masumpungan tayong mabuting manggagawa. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Masumpungan kayo na tapat sa inyong mga ginagawa. Maging masunurin kayo.
sa inyong mga amo, sa inyong mga employers, ano? Kahit walang iniisip ang mga employers na magiging masama para sa atin kasi mananagot sila sa Diyos eh. Mananagot din sila sa gobyerno. Kapag meron silang ginawa, inuutos sa iyo na napahamak ka, na aksidente ka, na injured ka, sila ang mananagot. Oh. Ngayon, awa ng Diyos itong aking balikat. Sabi nung specialist ko last week, no, nagpunta ako sa doktor. Sabi sa akin nung specialist ko, Rico, gumaling na yung injury mo. 6 months, tama na yun. Sabi niya, magaling ka na. Malakas na yung braso mo, bumalik na yung lakas mo. Kasi tinignan niya yung lakas ko eh. Sabi niya, okay ka na. Pero, nung kinausap po yung boss ko, sabi niya sa akin, hindi ka pa kita kagad ilalagay doon sa dati mong trabaho. Unti-unti kitang, para hindi ka bumalik sa injury mo. Kita niyo, yan ang employer. Ano? Mahal nila ang empleyado nila. Hindi nila hayaan uling ma-injured uli. Kita ninyo, kahit na malakas na ako, bumalik na yung lakas ko, eh hindi pa rin daw niya ako ilalagay doon sa aking dating ginagawang trabaho. Ano pa, light pa, light duty pa. Kita ninyo yun, hanggang sa makarecover ako, hanggang sa talagang sabihin kong okay na ako, hindi ko na kailangan ng light duty. O, kita ninyo, kapag nasampungan kayong tapat sa inyong ginagawa, hindi kayo pababayaan ng employer nyo, mamahalin nila kayo. Kasi ako, kung hindi nyo alam na itatanong, marami akong ginagawa sa home namin. Isa ako sa mga trainer, isa ako sa mga nagko-coach ng mga bagong empleyado. Marami akong ginagawa na pabor sa management, pabor sa aming home. Kapag ka may mga problema, ako ang tinatawag. O, kapag ka hindi maintindihan ng sa computer, minsan, kasi nag-aaral ako ng computer kasi kaya medyo may konti akong alam sa computer eh. Yung mga tao na hindi marunong sa ganun, umihingi ng tulong sa akin. Tapos, nagugupit ako ng mga matatanda ng buhok nila. O, ako yung hairdresser nila. O, walang gumagawa sa home namin yan sa panahon ng COVID-19. Ginugupitan ko yung matatanda. No? Iba't ibang lahi yan. Hindi ako namimili. Minsan sa loob ng isang araw, apat na matanda ang ginugupitan ko. Ang mga buhok nila, oh, parang John Lennon style. Oh, kasi nga, walang magkakat ng buhok. Sarado lahat. Eh, marunong ako magkat ng buhok. Sabi ko doon sa mga nurses, ako na magugupit ng mga matatanda. O, di ginupit ako. Tuwan-tuwa eh. Mga nurses eh. O, kita ninyo. Walang gustong gumawa eh. Eh, nag-volunteer ako. Sabi ko, ako na magugupit sa kanila. Ay, tuwan-tuwa. O, kita ninyo yun. Kaya kapag ka meron kang ginagawang kabutihan sa mga tao, pag ikaw naman ay napahama ka ng aksidente, o, gagawin ka rin ng kabutihan. Ganun yun. Kaya kailangan makita yung katapatan sa atin, pagmamahal natin sa ating trabaho. Kasi ministry natin yun eh. Kahit na ano pang trabaho natin, na ginagawa natin, ministry yan sa Diyos. Huwag niyong kalilimutan yan. Kahit na driver kayo. Ano? So, si Brother Felix Cura, pumasok sa live stream ko. Ngayon, kayo lang. Nagda-drive ng ano yan, ng kotse ng kumpanya. Oh. Eh kapag ikaw ay napagkatiwalaan ng iyong employer, natapat ka sa ginagawa mo. Oh. Diba? Maganda yun. Nasusumpungan kang tapat. Hindi tayo nagreklamo. Hindi tayo nagko-complain, nagmumurmur. Diba? Oh. Kaya kamisan, kapag halimbawa, panahon na ng ang evaluation, siyempre, nandun na yung tinatawag na yung sweldo mo, kailangan tumaas. Kasi tumataas ang ekonomiya. So, dapat ang sweldo tumataas din. O, diba? Kasi ako, meron kami kasing union dito sa Toronto. Kaya hindi ko na problema yung pagtaas ng sweldo. May union kami. Union niya na nakikipag-usap para mataas ang sweldo. Minsan, magugulat ka na lang, tumaas na sweldo mo. Excuse me. O ganun, diba? Kung wala ka union, punta ka sa opisina, sabi mo sa boss mo, pwede po bang magkaroon ng dagdag ng sweldo kasi po, 3 taon na, wala pa akong increase. O, diba? Ngayon, kung nakita ng employer mo na masipag ka, mapapagkatiwalaan ka, o, hindi bibigyan ka ng boss mo ng increase. Hindi magdadalawang isip yan. See? Kaya yan, parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Kasi minsan nahihiya tayo eh, kapag humihingi tayo ng increase sa trabaho natin. Kasi nga, kailangan masumpungan ka na tapat sa ginagawa mo, na hindi ka nagreklamo. Masipag ka, hindi ka nagreklamo. No? Kapag sinabi ng boss mo, pwede ka ba mag-overtime? Kailangan kong tao. Kahit 3 oras lang. Minsan, ayoko mag-overtime, ayoko. Pag nakita ng boss mo yon, hindi ka na uling tatanungin next time.
Dati, yung attitude ko nung araw, ayaw ko mag-overtime eh. Ang problema kasi, yung overtime, isang another shift, kaya hindi ko tinatanggap. Masyado na akong pagod. Biro mo, 8 oras ako magkatrabaho from 7 to 3. Tapos, short daw kami sa unit. Walang makita, walang makuha. Eh, hindi ko expect na magkatrabaho ng from 3 to 11. Hindi ko kaya yun. Nung araw, nung bata pa mga anak ko, mga edad ako mga 30, 40, kaya ko. Eh, wala na, 52 na ako eh. Hindi ko na kaya yun. Nahihirapan na yung katawin pa ako. No, nangihina na yung pa ako. Lalakad ka ng parang alas 7 na umaga hanggang alas 11 ng gabi, naglalakad ka. Mahihirapan ang paa. Kaya sabi ko, ilang oras ba yung overtime? Sabi ko sa boss ko. 2 oras at kalahati. Oh, okay na yun. Sabi ko, sige, walang problema yun. Pero pag yung 7 o yung 8 hours, sabi ko, pasensya ka na. Napapagod ako, sabi ko, tsaka talagang masama na ang katawan ko. So, naiintindihan naman. Pero yung isang oras, 2 oras kalahati, 3 oras, okay na lang, okay yun. Pag nakiusap yung boss ninyo, pagbigyan ninyo, no? Kasi darating ang araw, ikaw naman ang makikiusap sa employer mo. Give and take yan eh. Pag hindi ka marunong magbigay, take lang ka na ng take. Oh, pag dumating yung time na kailangan mong humingi, hindi ka bibigyan. Hindi pa nga natatapos yung sasabihin mo eh, sinabi na kagad ang boss mo, hindi. Kita ninyo yun. Oh, kung maganda ang relasyon mo sa employer mo, at kumatok ka sa opisina ng employer mo, ng boss mo, sabi mo, oh, Rico, anong problema? Pasok, sabi niya. Eh, nahihiya ako sabihin sa'yo kung ano eh, may sasabihin ako sa'yo sa'yo, sana pagbigyan mo. Ano ba yun? Sabi niya, oh, di ba? Ngayon, nung sinabi mo na yung gusto mo, eh, ikaw naman, sabi niya, nahihiya ka pa? Ikaw pa? Di ba? Gaganunin ka pa ng boss mo eh. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dapat matagal mo na sinabi yan. Para na ibigay ko na sa iyo. Di ba? Eh, siya nahihiya tayo eh. No? Hindi tayo agresibo. Di ba? Ganun dapat eh. Kaya sabi dito sa talatang 6, gawin ninyo iyan, may makakita man o wala. Anong ibig sabihin ni Pablo doon? May mga tao kasi, nagtatrabaho, para lang magpasyo, para magpakitang gilas. Pag wala na yung boss nila, wala na. Tatamad-tamad na. Hindi nakikilos ng maayos. Para pag andun yung mga boss, nag-iikot, siyempre masipag. Siyempre, magpapalapad ng papel. Makikita at makikita yan kung ano yung ginagawa ng isang tao. Kaya sabi ko sa mga kasamahan ko, kung anong ginagawa ninyo, gawin ninyo kahit wala nakatingin sa inyo. Kasi nga ito, guide natin itong sinasabi ni Apostle Paul. Oh. Gawin ninyo yan. May makakita man sa inyo o wala. Kasi kayo yun eh. Ikaw yun. Hindi ka magbabago. Hindi ka hipokritong tao. Matino kang tao, matuwid ka, at saka may tapat ka, may katapatan ka, may integridad ka. Oh, di ba? Hindi lang tayo nagtatrabaho dahil sa para purihin tayo ng kapwa natin. Hindi yun. Kristiyano tayo eh. Kailangan kung ano ka, yun ka. Hindi ka magbabago. Di ba? Kasi ang kaibahan namin mga Pilipino dito sa Toronto kaysa sa mga ibang laya. Ang Pilipino kasi, hindi kami mareklamo. Yan ang sinasabi ko sa mga kapwa ko Pilipino sa trabaho ko. Huwag kayong magreklamo. Kapag gusto niyo magreklamo, pumunta kayo sa boss natin, sa opisina niya. Huwag kayong magreklamo sa unit. Kasi marami nakakarinig sa inyo. Dumiretso ka na sa boss natin kung meron ka reklamo. Huwag ka na magadaldal sa unit. Kasi makikita ng mga tao na reklamador ka. Bibigyan ka nila ng label. Oh. Oh. Gusto mo ba yon? Sabi ko sa kanya. Kaya kung may reklamo ka, punta ka na sa boss natin. Ganun. Kaya pag ano, napupunta sila sa akin eh. Pero kapag ka hindi, hindi ko sila pinagkasabihan o pinapayuhan kung hindi sila humingi ng payo sa akin. No? Kaya kung minsan, meron talaga mga pasaway talaga eh. No? Eh alam naman ang management yung kung sinong gumagawa nun. Diba? Kaya kapag ka nalaman nila, oh, yung taong yan, ay, walang problema yan. Ibigay mo sa kanya. Kasi hindi yan eh. Ganun. Kasi kilala ka na eh. Kung sino ka. No? For so many years, ganun ang pagkakilala ng employer sa iyo. So hindi sabihin, hindi ka magbabago. Kahit na anong ibigay na tungkulin sa iyo, hindi mo papahindian. Kasi nga, ganun ka. Hindi ka nagbabago. Diba? Maganda yun. Kasi nga, buo ang tiwala ng employer sa iyo na mapapagkatiwalaan ka. Diba? Ganun yan. Yan ang gusto ni Pablo na mangyari sa mga Kristiyano. Na mapapagkatiwalaan, maaasahan, you know? Reliable. No? Yan. Yan ang maganda. Upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo. No? Doon na lang tayo titingin eh. Mga lingkod tayo ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Diba? So maglingkod kayo ng masaya
ang Kalooban, talatang 7, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. No? Yan ang sinasabi para sa mga workers. Kasi sa panahon natin ngayon, wala nang alipin eh. Hindi naman tayo alipin eh. No? Mga workers tayo sa kumpanya. Pero na panahon ni Pablo, mga alipin ang nagtatrabaho sa kanilang mga employer, mga amo. Kasi no panahon ni Pablo, iba eh. May slavery pa noong panahon ni Pablo. Kaya ang buhay ng tao ay iba sa buhay natin. Yung mga slaves, walang karapatan yan eh. Pag-aari yan ng kanilang amo. Kaya kung anong gusto ng amo, ay gagawin ng slave, hindi sila pwedeng magreklamo. No? Kasi binili sila eh, sa market eh, sa slave market. Pag binili ka ng amo mo, wala kang karapatan sa kalayaan mo. Pagka sinabi ng amo mo sa iyo bilang slave, dahil naglingkod ka sa akin na matagal na panahon, palalayain na kita. Kaya kadalasan yung mga Greek, yung mga Romans, kapag binili nila yung slave nila, limbawa doktor ng Griego, binili nila bilang slave, so doktor yun, na magiging personal doktor ng Romans yun. Kaya pag nag-serve yung doktor na slave sa Roman na bumili sa kanya, kapag matagal na pinaglilingkuran, ba tumanda na, halimbawa yung bumili sa kanya, bago mamatay yung bumili sa kanya, palalayain na siya. Sabihin, bibigyan na kita ng karapatan bilang isang Roman dahil sa paglilingkod mo sa akin. Hindi ka na alipin, kundi isa ka ng Roman citizen. Kita ninyo yun? Ganun. Eh kung paano halimbawa hindi mo pinaglingkuran yung amo mo, yung Panginoon mo sa lupa. Oh, di ba? Eh di hindi ka magiging malaya, no? Ganun ang panahon ni Pablo eh. Sa panahon natin ngayon, hindi. Yung employer natin, yan ay yung binigay ng Diyos sa atin para tayo magtrabaho, para tayo magkaroon ng kita na itutulong natin sa pamilya natin para magkaroon tayo ng kabuhayan, di ba? Kasi relationship din yan eh. Kung hindi maganda ang relationship natin sa mga employers natin, ay hindi tayo tatagal sa trabaho. Madali tayong mag-quit. Tsaka marami problema, marami yung issue. O, malalagay yan sa files mo. Ibig sabihin, ikaw, mahirap kang tao. Ang daming reklamo sa iyo. Marami kang problema, di ba? Ayaw natin yun na makita sa mga files natin. Ayaw natin. Kung maaari, walang reklamo sa files natin. Para pag binuksan yan sa audit, walang makikita. Ibig sabihin, wala tong problema tong taong to. Mahusay ito. No? Walang pink slip kung tawagin, no? Okay tong taong ito. Pwede na to sa promotion, you know? Ganyan dapat, 'di ba? Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninuman. Sa talatang 8, maging siya man ay alipin o malaya. Kasi dalawa lang ang kategorya ng tao noong panahon ni Apostle Paul sa Roman Empire. Kung hindi ka alipin, isa kang malaya, 'di ba? Yan lang ang dalawang kaibahan ng tao sa panahon na ni Pablo. Kaya ang slavery talagang talamak yan sa buong Roman Empire yan. Kaya kapag malaya ka, malaking benepisyo yan bilang isang malayang tao. Kaya si Pablo, malaya siya eh. Roman citizen siya eh. Kaya ipinarating niya sa mga Kristiyanong alipin katulad ni Onesimo, di ba? No, si Philemon. No, si Philemon isang Kristiyanong amo. At si Onesimo ata yung alipin, di ba, na Kristiyano. O, anong ginawa ni Pablo? Sinabi niya na Onesimo, bumalik ka na kay Philemon kasi hinahanap ka na ni Philemon. Tapos sinulatan nga ni Pablo si Philemon, di ba? Ito nga isa sa mga sulat ni Pablo eh. Sabi doon sa sulat ni Pablo kay Philemon, tanggapin mo si Onesimo hindi bilang alipin, sabi niya, kundi bilang kapatid kay Kristo. Di ba? Kita ninyo yun? O. Kasi pag-aari pa rin ni Philemon si Onesimo, no, sa batas ng Roma, you know, Roman law. Hindi pa siya nare-release eh. Eh siguro noong tinanggap na ni Philemon si Onesimo, baka pinalaya na ni Philemon si Onesimo kasi dahil sa pagiging Kristiyano, 'di ba? Kapatid eh. Hindi natin alam, pero 'yun ang sinabi ni Pablo kasi na inaari niya kapatid si Onesimo, hindi na alipin, no? Kasi yung salitang slave, ito ay tumutukoy, ito sinasabi dito na undoubtedly refers to Christian servants, yung salitang slaves, you know, na katulad ni Onesimo. But we may certainly apply these words to the Christian employee today, you know, yung mga manggagawa ngayon, mga workers. So, doing a good job is the will of God, okay? Kapag yan ang ginagawa natin sa mga trabaho natin, ay kalooban ng Diyos yan na gumawa ng mabuti. Diba? Christianity knows nothing of sacred and secular. You know?
yan sa Kristyanismo. Walang pinipiling tao kapag ang isang tayo gumagawa ng mabuti. Kapag gumagawa ka ng mabuti, kahit na hindi ka Kristiyano, basta gumagawa ka ng mabuti, ang issue lang dun yung pananampalataya sa Diyos. Eh. Kasi kapag walang isang taong gumagawa ng mabuti kung siya may takot sa Diyos. Kaya na, kasi masama ang gagawin niya eh, kapag hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya yung taong gumagawa ng kabutihan, lumalapit sa Diyos eh, hanggang sa tunay niya makilala ang Diyos na may kapal, di ba? So, a Christian can perform any good work as a ministry to Christ, to the glory of God. For this reason, the worker must do his job with enthusiasm. Pag sinabing enthusiasm yung I'm alive, awake, and enthusiastic. Yan ang kanakanta natin eh, you know? Eh, buhay, may gumagalaw, at nagpapatuloy. You know? Yan ang ibig sabihin ng enthusiastic, kung hindi ako nagkakamali, nagpapatuloy. Ibig sabihin, hindi andap-andap, hindi yung ngayon, hindi mo gagawin, bukas gagawin mo. Ibig sabihin, hindi. Talagang, kung ano yung ginagawa mo, yun ang gagawin mo araw-araw, hindi ka magbabago. No? Since he's serving Christ and doing the will of God. So, ganun tayo eh. So, yung mga amo naman, so matapos sa sulatan ni Pablo yung mga alipin para sa kanilang amo o Panginoon, sa talatang siyam naman, sinulatan ni Pablo yung mga amo, yung mga employers, para kung paano tratuhin yung mga slave o yung mga employers, okay, mga workers. So sabi sa talatang siyam, mga amo, sabi niya, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan, okay. Ating gawing ano to, gawin nating magandang approach sa panahon natin, no? Itaas natin yung level ng pangungusap ni Pablo. Kasi yung salita ni Pablo ay para sa Roman world or ano, sa lifestyle ng mga Romans. Ngayon, gawin natin sa panahon natin ngayon, ano? Yung salita ni Pablo. Okay, kung gagawin natin yung talatang siyam, mga employers, sabihin natin, ano? Maging mabait kayo sa inyong mga workers. So, yun ang gagawin natin. At huwag nyo silang pagbabantaan. Kasi, ang isibigay ng pagbabantaan, kapag hindi kayo gumawa ng trabaho ninyo, terminate ko kayo. Yun ang ibig sabihin maari ni Pablo. Kapag hindi ninyo ginampanan ng mahusay inyong mga trabaho, at tatamad-tamad kayo, tatanggalin ko kayo sa kumpanya ko. Yun, pagbabanta yun eh. Diba? Huwag ninyo kalilimutan na kayo parehong alipin ng isang Panginoon. No? Employer man kayo o workers kayo na nasa langit at tantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Di ba? Hindi porket employer, eh ganun ang gagawin mo sa mga workers mo. Hindi porket CEO ka, you know? Eh ganun ang pagtatrato mo sa iyong mga employer. Hindi, sa mga employers mo, workers mo. Hindi. Kailangan makipagkaibigan ka sa kanila para ingatan din nila yung business mo. Kasi kung marahas ka sa kanila, sisirain pa nila yung negosyo mo. Hindi sila makikipagkaisa sa iyo. Makaiinisan ka eh. Kasi masyado kang marahas, mabagsik sa kanila. Kung mabait ka sa kanila, di mamahalin ka nila, tutulungan ka nila. Ganun yun, di ba? So, tignan natin yung ikalawang bahagi na. Ito na yung pag-aaralan natin yung tungkol sa, ano na, yung armor of God naman. Ano? Tapos na tayo sa 10 kautusan ng, ano, ng chapter 6 ng Ephesians. Excuse me. Verse 10 to 20 na tayo, mga baluting kaloob ng Diyos. So, tingnan natin, hindi naman ito gaano mahirap pag-aralan eh, itong the armor of God. Simple ito eh. At madaling maunawaan. No? Sa talatang 10, bilang pagwawakas, sabi ni Pablo, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Okay? So ang tanong, ano itong mga kasuotang pandigma na ito na kaloob ng Diyos? Ganun? Kasi si Pablo kasi, ginagawa niya kasi yung halimbawa kung ano yung nakikita niya noong panahon niya. Diba? Ang Roman army, ang siyang pinaka mahusay, disiplinadong army sa buong daigdig, sa ancient world. Kasi ang imperyo ng Roma ay naghari sa ancient world ng 1,000 years. Pinakamatagal silang empire sa buong daigdig na nag-rule ng 1,000 years. Okay? Romans lang ang nakagawa niyan. Bakit? Kasi disiplinado ang mga Roman army. No? Dedicated sa kanilang emperor. Talagang magpapakamatay sila sa pangalan ng emperor. Tsaka may discipline. Yan ang
excuse me, nag-ano yung lalamunan ko eh. Yung mga Roman soldier, madisiplina yan, no? At hindi sila basta-basta kumikilos kapag hindi binigay yung order ng commander, ng centurion, no? Kikilos lang yan kapag inutos. Hindi sila kikilos nang walang utos ng kanilang leader. So, nakikita ni Pablo kung ano yung kanilang ano eh, kasuotan eh. Siguro na nagkakaroon kayo ng konting background kapag kami mga palabas ng Ben-Hur, 'di ba? Yung Ten Commandments halimbawa, o yung panahon nila yung mga movie na may mga Roman, 'di ba? Ben-Hur 'yan, maganda panoorin yung Ben-Hur eh. Ngayon, excuse me. Ngayon, makikita niyo yung balute, yung armor ng mga Romans. Doon kinuha ni Pablo 'yan eh, yung ano, yung kasuotang pandigma, you know? Doon niya kinuha 'yan sa mga Roman, ano, sa Roman army. Kasuotan nila, paano sila makidigma sa kanya ng mga kaaway. Ngayon, upang mapaglabanan ninyo ang lalang ng Diablo, sabi ni Pablo, ang mga Kristiyano ay nasa gitna ng espiritual na pakikipaglaban sa masama, sa kasalukuyan. Ang espiritual na pakikipaglabang ito ay inilararawan bilang isang digmaan ng pananampalataya na nagpapatuloy hanggang sa sila'y sumakabilang buhay. So ang tagumpay ng mananampalataya ay tiniyak na mismo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. So nakikipaglaban si Jesus ng isang matagumpay na pakikipagdigma kay Satanas. Winasak ang sandata ng kapangyarihan at kapamahalaan ng kasamaan. Nagdala siya ng maraming bihag. Tayo yun. Ano? Chapter 4 verse 8 ng Ephesians. Tayo yung mga bihag ni Kristo. Nabihag tayo ng biyaya. No? Nakagandahang loob ng Diyos. Isa na si Pablo doon sa bihag. Eh. Sabi niya, ako'y bilanggo. No? Chapter 4 verse 1 ng Ephesians. Sabi niya, ako'y bilanggo ni Kristo. No? Kaya pagka sinasabi yung maraming bihag, tayo yun, mga Kristiyano. Nabihag tayo ng salita ng Diyos eh, ng Ebanghelyo ni Kristo. Nalambat tayo ng salita ng Diyos. Diba? So, at tinubos ang mananampalatayang mula sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya si Satanas, wala nang karapatan, wala nang kapangyarihan sa atin kasi nalambat na tayo eh, ng mabuting balita eh. Hindi na tayo pwedeng agawin ni Satanas dahil nalambat tayo. No? Naging bihag tayo ni Kristo. Naging mananampalataya tayo ni Kristo kaya hindi na tayo makukuha ni Satanas. So sa kasalukuyan, ang mga Kristiyano ay nakikipaglaban sa isang espiritual na digmaan na hindi natin nakikita, na kanilang isinasagawa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Laban sa kanilang mga makasalanang hangarin, laban sa mga di makadiyos na mga kalayawan ng sanlibutan, at lahat ng uri ng mga tukso, at laban kay Satanas at sa kanyang mga kampun. You know? So tinatawagan ng mga mananampalataya na ihiwalay, excuse me, ang kanilang sarili mula sa kasalukuyan, pamamaraan ng sanlibutan. Ang mga Kristiyanong kawal ay kinakailangan makipagdigma, no? No, kinakailangan tayo, excuse me, makipagdigma sa lahat ng kasamaan. Hindi sa pamamagitan ng sarili nilang kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng mga sandatang espiritual. Dapat alam natin yung mga kung anong meron tayo, no? Tinatawagan ng mga Kristiyano na magpakasakit tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo sa kanilang pakikipagdigmang espiritual, dumanas ng pag-uusig para sa ebanghelyo, puspusang makipaglaban para sa pananampalataya, makipagdigma, magtiyaga, mangibabaw, maging mananagumpay, manaig, ipagtanggol ang ebanghelyo, ipaglaban ng pananampalataya sa mga kaaway, magsuot ng baluti ng Diyos, yung armor of God, maging matatag sa pagkakatayo, pasakin ang mga tanggulan ni Satanas, bihagi ng bawat isipan at maging magiting sa digmaan, maging mahusay na mandirigma ni Kristo, no? Talatang 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Hindi sa flesh and blood tayo nakikipagdigma, kung hindi sa mga pinuno, no? Sa mga authority, sa mga may kapangyarihan, sa powers, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, no? Yan yung mga evil spirits, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid, no? Kasi si Satanas, siya rin ang Diyos ng himpapawid, din ang hangin eh. No? Siya ang kumukontrol ng hangin, si Satanas. Satan is a strong enemy, and that we need the power of God to be able to stand against him. So never underestimate the power of the devil. He is not compared to a lion and a dragon just for fun, you know? So the book of Job tells what his power can do to a man's body. Tignan ninyo yun kung anong nagawa ni Satanas sa katawan ni Job.
sa kanyang tahanan at sa kanyang mga property. No? Pinatay lahat ni Satanas, lahat kung ano si winasak niya, kung ano meron si Job. No? Jesus called Satan a thief, isang magnanakaw, who comes to steal and kill and destroy. John 10:10. Not only is Satan strong, but he is also intelligent. Matalino si Satanas. You know? And subtle. You know? Pag sinabing subtle, parang ahas. You know? And we fight against the strategies of the devil. So sa may verse 12, chapter 6 verse 12, ito yung digmaang spiritual na, na binabanggit ni Pablo sa atin. Kapag naranasan nyo yan, talagang kakaiba. Ang digmaang spiritual ay paglalaban sa pagitan ng pwersa ng Diyos at pwersa ni Satanas, sa pagitan ng kapangyarihan ng liwanag at kadiliman. Nakikipagtunggali si Jesus sa masama at nakamit niya ang ganap na tagumpay sa pagdakila sa kanya, subalit hindi maiiwasan ng mga Kristiyano ang digmaang spiritual bilang mga kawal ni Kristo. Upang matulungan tayo sa ganitong pakikipaglaban, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng baluting pananggalang at ng sandatang panlaban, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos upang matiyak ang tagumpay. So ang mga Kristiyano ay umaharap sa isang espiritual na pakikipaglaban kay Satanas at sa hukbo ng masasamang espiritu. Ang mga kapangyarihang ito ng kadiliman na nagpapalakas sa mga masasama, lumalaban sa kalooban ng Diyos at malimit na nananakit sa mga mananampalataya sa panahong ito. Meron silang kapangyarihan, saktan tayo eh. Sila'y bumubuo ng malaking hukbo ng mga bansang hindi naniniwala sa Diyos. At isinasaayos na, excuse me, ang isang pamamaraang impyero na kasamaan na may pinuno at pinamumunuan. Darating ang panahon, lilitaw ang Antichrist sa Jerusalem. Hindi pa kasi nabibuild yung kanilang third temple eh. Kapag dumating na yung time na yon, hindi natin alam kung kailan yan mangyayari. Saka ngayon, kukontrolin ng Antichrist ang buong mundo para sumunod sa kanya. Excuse me. Kaya kapag dumating na yan, darating na ang Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa talatang 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. No? Kaya't maging handa kayo, talatang 14, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. At ikalawa, isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. No? Verse 15, isuot ninyo, pangatlo, ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Diba? Verse 16, lagi ninyong gawing pang-apat, panangga ang pananampalataya, yung shield ng pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Diba? Verse 17, isuot ninyo, ikalima, ang helmet ng kaligtasan. Diba? At gamitin, ika-anim, ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, wala tayong tabak ng Espiritu, wala tayong sword of the Spirit na papanlaban natin kay Satanas. Ano ang ginamit ng Panginoon kay Satanas nung siya ituksuhin? Kasulatan, ang salita ng Diyos. Sapagkat si Satanas ay gumamit din ng kasulatan nung tuksuhin niya ang Panginoong Jesucristo. So sinagot ng Panginoong Jesucristo si Satanas sa pamamagitan din ng kasulatan, 'di ba? Oh, matalino si Satanas eh. Eh dapat maging matalino din tayo kung may encounter natin si Satanas. A material sword pierces the body. Kayang sugatan ng material na espada ang ating katawan. But the word of God pierces the heart. Ang salita ng Diyos ay pwedeng sumugat ng puso ng tao. The Spirit wrote the word. Okay? Sumusulat ng Espiritu eh, ng salita. And the Spirit wields the word as we take it by faith and use it. No? Pumapasok ang Holy Spirit sa salita para kunin sa pamamagitan ng pananampalataya at gamitin yan. A physical sword wounds to hurt and kill, while the sword of the Spirit wounds to heal and give life. Yan ang kaibahan eh, ng Spirit. At ng ano, yung sword material at saka sword na spiritual. You know? But when we use the sword against Satan, we are out to deal him a blow that will cripple him and keep him from hindering God's word. Kaya kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, maaaring magapit tayo ni Satanas.
Kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Ang tabak ng kaloob ng Espiritu ay ang sandatang panlaban ng mananampalataya na gagamitin sa pakikipaglaban sa kapangyarihan ng kasamaan. Gagawin ni Satanas ang lahat upang pahinain o sirain ang tiwala ng Kristiyano sa tabak na iyon, ang salita ng Diyos. Kinakailangan ipagtanggol ng Iglesia ang kinasiyahang kasulatan ng Biblia laban sa mga bintang na ang kasulatan ay hindi salita ng Diyos sa lahat ng inaaral nito. Maraming mga reliyon niya na nagsasabi na itong Biblia ay hindi salita ng Diyos. You know? So maging handa tayo dyan. Ang pagpapabaya sa pagkapahalaga ni Kristo at ng mga apostol sa kinasiyahan na salita ng Diyos ay pagwasak sa kapangyarihan nito upang sumuway o magtuwid o tumubos, magpagaling, magpalayas ng demonyo at manaig sa lahat ng masama. Ang pagtanggi sa lubos na makapagkakatiwalaan ng kasulatan sa lahat ng itunuturo nito ay paglalagay sa ating sarili sa kamay ni Satanas. Kapag hindi natin alam ang pananampalatayang Kristiyano, ay madali tayong kunin ni Satanas. Kailangan yung ating relasyon sa Diyos ay malalim, hindi mababaw. Sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Diba? So, verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, sabi ni Pablo. At patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Tayo ang mga hinirang ng Diyos. No? Kaya maging handa tayo sa ating buhay. Ang pakikidigma ng Kristiyano laban sa mga kapangyarihang espiritual ni Satanas, kayo humihingi ng masidhing panalangin. Panalangin ang weapon din natin eh. No? Ang salita ng Diyos at panalangin. Panalangin sa patnubay ng Espiritu Santo sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo. You know, yung plead natin yung sa Diyos. Pleading para sa lahat ng hinirang ng Diyos at patuloy na manalangin. Manalangin walang patid. Yan ang ating armas laban kay Satanas. Ang panalangin ay hindi dapat natignan bilang isang uri ng sandata lamang, kundi bilang bahagi rin ng tunay na pakikipaglaban. Di ba? Panalangin yan. No? Prayer can move mountains. Ha? Huwag niyong kalilimutan yan. Prayer can change situations. No? Kapag nanalangin ang mga propeta sa lumang tipan, nagbabago ang sitwasyon. Kapag nananangin ng isang taong matuwid, katulad ni Elijah, umulan. You know? Pagkatapos ng tatlong taong tagtuyot, nanalangin si Elijah sa Diyos at umulan. Diba? Yan ang kapangyarihan ng panalangin. Kung saan ang tagumpay ay nakakamit para sa ating sarili at para sa iba sa pamamagitan ng paggawang kasama ang Diyos mismo. Makikita niyo yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagtigil sa pananalangin may kasipagan, kabilang ang lahat ng uri ng panalangin sa lahat ng kalagayan ay pagsuko sa kaaway. Kapag tayo ay tumigil na sa pananalangin, ibig sabihin sumuko ka na sa kaaway ng Panginoon. Madaling intindihin yan. Kaya kinakailangan tayong manalangin araw-araw sa Diyos. Yung constant relationship with God. Kasi kung hindi, madali tayong magapi na masama. Panalangin ang naguugnay sa atin sa Diyos. Kapag, paano na yun kung hindi na tayo nananalangin sa Diyos? Lalayo na tayo sa Diyos kapag hindi na tayo nananalangin sa Kanya. Kaya dapat oras-oras, minuminuto dapat nakikipag-usap tayo sa Diyos. No? Pwede tayo makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng ating isip, sa ating diwa, kahit na hindi na tayo magsalita kasi nababasa na ng Diyos ang ating isipan. No? Ganun ang Diyos. Nababasa niya kung ano nasa isipan natin. So verse 19, ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita, sabi ni Pablo, upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito, sabi ni Pablo. Verse 20, dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo, sabi ni Pablo. O maaari sigurong naka-imprison siya dito nung isulat niya ito. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat, sabi ni Pablo. So prayer is the energy that enable the Christian soldiers to wear the armor and wield the sword. We cannot fight the battle in our own power, no matter how strong or talented we may think we are. Hindi. Kung walang tulong ng Diyos, tulong ng Panginoong Hesukristo at patnubay ng Holy Spirit, hindi tayo magtatagumpay sa battle natin kay Satan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos.
ang tulong ng banal na espiritu upang magtagumpay tayo labang kay Satanas. Makapangyarihan si Satanas, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ma-underestimate si Satan. No? Makapangyarihan si Satan. Pero magtatagumpay tayo kung kasama natin nakikipaglaban ang banal na espiritu at ang ating Panginoong Jesucristo at ang Amang nasa langit na nakatingin sa atin. No? Mas malakas ang pwersa natin pagkasama natin ang Diyos, di ba? Di ba sabi nga sa kasulatan, if God is for us, di ba? Sino pa ang kalaban natin? No? Who can be against us? Di ba? Kita niyo yung salitang yun? Doon pa lang eh, sigurado na ang victory. Di ba? Kaya piliin natin ang Diyos, siyempre. Di ba? Makapangyarihan siya eh. Di ba? So tingnan natin yung huling bahagi na itong verses 21 to 24. Ikatlong bahagi, ibig sabihin, mga pangwakas na bati na. So ibig sabihin, magpapaalam na si Pablo. Tapos na yung chapter 6 eh, matatapos na. Sabihin, conclusion na ni Pablo yung chapter 6, verses 21 to 24. Ibig sabihin, nasabi na niya lahat yung mga gusto niyang sabihin, mga paalala, you know, mga babala, mga aral na dapat malaman ng mga taga-Ephesians na huwag niyo kalilimutan para makatulong sa inyo at makapagligtas sa inyo sa darating na panahon. Ngayon, binanggit si Tikaiko sa verse 21. Si Tikaiko, isa sa mga katulong kasama ni Pablo sa kanyang ministry, no? So, sinabihan niya si Tikaiko na dalhin mo itong sulat sa Epeso, you know? Siya tagadala ng sulat eh, na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon. Kita ninyo 'yun? Ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa, no? Si Tikaiko 'yun. Verse 22, kaya sinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Mensahero na, di ba? Lingkod pa ng Diyos, ay encourager pa. Yan si Tikaiko. Di ba? Marami tayong mga Tikaiko ngayon sa panahon natin ngayon, mga encourager. No? Kaya kapag kayo ay gumagawa ng ganitong ginagawa ni Tikaiko, eh si Tikaiko ka ng New Testament. Di ba? Ito yung mga pangalang Tikaiko, hindi gaano itong nababanggit eh. Hindi sila gaanong kilala. Pero mga ano yan, mga pangalan na mayroong magandang personality. Encourager yan eh. Mga mensahero yan ng salita ng Diyos. No? Mga misyonero pa. Sa 23, naway pagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. 24, ang kagandahang loob ng Diyos ay sumasa inyong lahat na umibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. We are not fighting the battle alone. You know? There are other believers who stand with us in the fight against Satan. And we ought to be careful to encourage one another. Paul encouraged the Ephesians. Tychicus was an encouragement to Paul. And Paul was going to send Tychicus to the Ephesians to be an encouragement to them. Kita ninyo yun? Malaki ang nagagawa ng isang Tychicus sa buhay ni Pablo. No? Siya ang nakapag-encourage kay Paul noong mga panahon yun na nadi-discourage si Paul sa pamamagitan ni Tychicus. Tapos si Tychicus naman ay naging encouragement sa mga Christians sa Ephesus. Kita ninyo yun, yung function ni Tychicus? Nakapagbigay siya. Encourager si Tychicus. Meron siyang personality na katulad ni Barnabas, the son of the encourager, di ba? Kaya sana nawa ay masumpungan sa ating lahat ang bagong karakter na pinag-aralan natin ngayon. Dapat magkaroon ng maraming Tychicus o Tikaiko sa atin, no, na mga lingkod ng Diyos. Hindi lang tayo Timoteo, hindi lang tayo Barnabas, ay meron pa. Dapat magkaroon tayo ng mga Tychicus, no? Ang tanong, kilala mo ba si Tychicus? Marami tayo niyan sa mga iglesia natin na hindi lang natin nakikilala. O ngayon, kilala na natin si Tychicus. Kaya pag nakilala niyo siya, kilalanin niyo siya, pasalamatan niyo siya. No? Kilalanin, igalang, irespeto. O mga kapatid, tapos na tayo ng Ephesians chapter 6. Kita ninyo yung journey natin. Ha? Hindi ko akalain na magtatagal tayo.
Hindi ko lubos na maisip yan. Kita niyo bukas. Day 46 na tayo. Kita ninyo. Lima na lang ha. Magpi-15 na tayo. Kita ninyo yun. Bukas, ano na, Philippians na pag-aaralan natin. Hindi na, tapos na tayo sa Ephesians. No? Kaya maraming salamat sa inyo, mga kapatid. No? Maraming salamat. Kasi kung hindi tayo magpapatuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos, alam ninyo, walang imposible kung tayo ay magpaplano. No? Mangarap. Libre yan eh. Libre ang mangarap sa kabutihan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung ito, hindi ko inakalang tatagal, kala ko magtatapos lang ako sa panahon ng aking bakasyon na isang buwan. Eh, hindi ko kalain na tuloy-tuloy na pala. Yun na pala yung pasimula. Oh. Kaya hindi ko na ito hihinto. Tuloy-tuloy na ito. Hanggang sa ma-hit ko yung 100, yung day 100. O baka matalakay ko pa yung buong bagong tipan, yung sulat ni Pablo na 13 epistle niya. No? Kung loobin ng Diyos. Diba? Kung pagkakaalooban pa tayo ng buhay, di ba? Wala na. Tuloy-tuloy na yan. Kahit natapos na ang pandemya, tuloy-tuloy yan. Dahil meron tayong live stream, di ba? Kaya nga minsan, eh, hindi na natin kailangan pang umupo ng 2 oras, ng 1 oras sa loob ng church para lang makinig ng pagtuturo. Ito na. Ito na yung fulfillment ng ipangangaral ng salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Kita ninyo yun? Eh, hindi lang sa Pilipinas nanonood ang mga kapatid natin, tsaka kaibigan natin. May nanonood sa London, England. No? May nanonood sa Europe. Dito sa buong Canada, maraming nanonood na nakikinig. Kita nyo, naaabot na ang lahat ng iba't ibang panig ng daigdig. Ibig sabihin, napapangaral na ang salita ng Diyos. No? Kung sino makikinig at manonood, edi malalaman nila ang salita ng Diyos. Kaya binabanggit ko lahat, binabasa ko lahat ang nakalagay sa salita ng Diyos. Wala akong minimiss. Kaya yan ang kagandahan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung ano nakalagay sa Biblia, sa bagong tipan, ipangaral natin. No? Kaya makakatulong yan sa bawat isa sa atin. Maraming salamat mga kapatid. Mag-aalas 6 na ano, ng hapon dito sa Toronto. Purihin ang Diyos sa mga ginagawa natin. Ang karangalan, ang kapurihan ay para sa Diyos lamang. Para sa pagsamba natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon natin na tagapagligtas. At kinikilala natin ang Holy Spirit bilang ating patnubay at gabay sa ating mga puso na nag-uudyok sa atin para gumawa ng mabuti. So, pasasalamat sa kanilang lahat na dahil sa kanila, tayo ay nabubuhay na may kasaganahan, katuwaan, no? At may kapayapaan. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin ano, na banggitin dito sa aking live stream. Nakikita ko ang inyong mga pangalan. Pero isang karangalan na makita ko ang mga pangalan ninyo sa live stream ko sa aking ano sa aking iPad, no? Napakaraming mga bagong pumasok at mga kapatid natin na dating sumusunod ay nakita ko rin. So isang karangalan na makilala ko kayo, no? Na tinanggap ko kayo bilang friends ko sa aking account sa Facebook kahit na hindi ko kayo kilala at nakita ko yung kilala ninyo yung mga kapatiran natin. Kasi nung una, hindi ako tumatanggap talaga ng friends pag hindi ko kilala eh. Pero dahil sa salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos, tinanggap ko kayo bilang friends ko sa Facebook kahit na hindi ko kayo kilala. Pero puprotektahan din naman ninyo yung aking account, no? Kung paano pinuprotektahan yung account ninyo para hindi tayo mapasukan ng mga hackers, no? So protektahan natin ang ating mga account. So mga kapatid, isang karangalan makilala kayo. Kahit na hindi ko pa kayo nakikita sa personal. Isang araw, kuno lobby ng Diyos at tapos na pandemya, makauwi ako sa Pilipinas uli. At baka magkita-kita tayo dyan ng personal. No? Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga gawain, magpatuloy kayo sa paglilingkod. Huwag kayong magsasawang mangaral ng salita ng Diyos, magturo at magbahagi ng salita ng Diyos. In the end, God will reward you. Ang buhay na walang hanggan. So solong mga kapatid, kita-kita tayo ulit bukas, ano? Book of Philippians na. Chapter 1. All right, see you tomorrow. God bless you all. Bye.